sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Ilang lugar sa bansa, isa sa ilalim sa mas mahigpit na community quarantine simula sa Pebrero. Mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Cebu Province, ipinababahala ng UP Octa Research Team. Daily average cases sa probinsya posibleng umakyat sa 400 sa susunod na dalawang linggo. Baguio City Mayor Benjamin Magalong naghain ng resignation bilang contact tracing czar. Grupo ng World Health Organization, pagsisimula na sa investigasyon sa pinagmulan ng COVID-19 sa China, pulong sa Chinese scientist isasagawa ngayong araw. National Irrigation Administration, bumalangkas na ng bagong panuntunan sa pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam matapos ang malawakang pagbaha sa Cagayan at Isabela noong nakaraang taon. Abu Sayyaf Saab, leader na patay ng PNP Saab sa Tawi-Tawi. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 29, 2021. At una sa mga balita ngayon tanghali, patuloy na tumataas ang healthcare utilization rate sa ilang lugar sa Pilipinas kasabay ng pagtaas ng kaso ng coronavirus disease 2019. Dahil dito, hihigpitan ng pamahalaan ang ipinatutupad ng community quarantine sa ilang lugar sa bansa pagpasok ng buwan ng Pebrero. Ang detalye mula kay Rosalie Coz. Bagaman tumanggi si Presidential Spokesperson Harry Roque na idetalye ang rekomendasyon ng Interagency Task Force para sa community quarantine sa susunod na buwan, nagpahiwatig naman itong may mga lugar na sasailalim sa mas mahigpit na quarantine restrictions kaysa kasalukuyan nilang classification. Ito ay dahil sa mas mataas na healthcare utilization rate sa ilang bahagi ng bansa bunsod ng bilang ng COVID-19 cases. Isa po sa mga tinitingnan natin para mas mapataas ang quarantine classification ay ang bed utilization rate. Okay? So you can imagine po, bagamat hindi pa natin sinasa publiko ang CAR at ang Region 11, well, dahil nga po halos nasa moderate risk na sila, candidates po yan for escalation ng community quarantine. Iaanunsyo ng palasyo ang bagong quarantine classification na ipatutupad sa bansa bago mag-Pebrero. Ayon kay Presidential Spokesperson Roque, walang inaasahang public address kaugnay nito si Pangulong Rodrigo Duterte. So baka magkaroon po ng pag-anunsyo before the 1st of February. Sigurado po yan before the 1st of February. Muling nagpulong kahapon ng Interagency Task Force para resolbahin ang apela ng mga lokal na pamahalaan kaugnay ng quarantine classification. Una nang sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na muling babalik sa General Community Quarantine o GCQ ang Cordillera Administrative Region. Samantala, mananatili naman ang Metro Manila sa GCQ ayon kay Taguig City Mayor Lino Cayetano. Rosalie Coz, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula na ang investigasyon ng World Health Organization team sa pinagmulan ng COVID-19 sa China. Nakatakda silang makipagpulong sa Chinese scientists ngayong araw at magtungo sa mga laboratorio, ospital at palengke sa Wuhan. Pakikipag-usap din sila sa mga unang pasyenteng nagkaroon ng coronavirus. Dalawang linggong mananatili ang grupo sa China. Naka-lockdown ngayon ang Philippine Army Camp Melchor de la Cruz sa Upigamo, Isabela. Ito ay matapos magpositibo sa coronavirus disease ang siyam na miyembro ng 5th Infantry Division sa isinagawang mass testing sa 1,000 sundalo sa kampo noong Sabado.
hindi pa lahat lumabas yung result. So on the process pa rin kami ng yun nga na sinecheck. Baka may kung may bago pang darating na positive na naman, then i-check within dito sa loob. Pero at least na kung meron man, eh hindi kakalat sa labas. At least dito lang sa loob. Ayon sa Public Affairs Office ng 5th Infantry Division, ang naturang mga sundalo ay mayroong exposure sa mga lugar na marami ang nagpositibo sa COVID-19. Karamihan sa mga ito ay asymptomatic at walang nasa kritikal ang kondisyon. Sa ngayon ay naka-quarantine na ang mga nakasalamuhan ng siyam na nagpositibo sa COVID-19. Ikinababahala ng Octa Research Team ang mabilis na pagtaas ng kaso sa Cebu Province. Sa projection ng grupo, kapag hindi naagapan, maaaring umabot ang kaso sa 400 kaso kada araw sa naturang probinsya. At mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Aiko, ilan na ba ngayon ang daily average ng kaso sa Cebu at may binanggit ba ang Octa Research Team na dahilan ng pagtaas nito? Ilan sa kasalukuyan ang nasa average na naitatalang kaso din kada araw ay nasa 147. Ngunit malaki na ang itinaas nito kumpara sa 11 kaso noong December 17 hanggang 23, 2020. Mas mataas pa niya ang reproduction number sa Cebu Province nitong nakaraang linggo kung saan umabot sa 1.57 kaysa sa reproduction number ng buong bansa na sa kasalukuyan ay nasa 0.96 lang. At kapag patuloy niya ang pagtaas ng kaso sa Cebu Province, aabot na sa 400 kada araw ang maitatala doon sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Elang isa sa dahilan na nakikita ay ang paggalaw o mobility ng tao noong holiday season. Kinilala rin ng DOH ang nakikita projection ng Octa Research Team. Kaya naman dapat anyang paigtingin ng Cebu Province ang case management doon. Ayon pa sa Octa Research, ela posibleng may UK variant na sa region, lalo't mabilis dumami ang kaso doon. Isa pa sa nakikitang dahilan ay dahil may airport din doon sa ilang at ilang napapaulat na passengers ay may dalang petting RT-PCR o swab test result. Ayon naman sa DOH, hindi maaaring sabihin may UK variant doon hanggat walang matibay na ebidensya. Ngunit dapat mas maging responsable ani ang publiko sa pagsunod sa minimum public health standards, lalo na't may bantanga ng UK variant sa bansa. Yan muna ang latest live. Balik sa'yo, Ella. So, Aiko, sa madaling salita, pagdating ng buwan ng Pebrero ay siguradong naka-lockdown na sila. Ella, isa pa yan sa binabantayan ngayon ng Department of Health dahil na kung patuloy natataas nga ito at aabot sa 400 cases yung maitatala doon araw-araw, posibleng maghigpit sila ng quarantine protocols doon. At kapag nangyari yun, Ella, posible rin ma-overwhelm o mapuno yung kanilang health system capacity. Kaya naman, mahigpit na binabantayan ngayon ng mga otoridad itong paggalaw ng mga tao at yung pagpapaigting sa pagsunod ng publiko doon sa minimum public health standards. Posible yan, Ella, na sa pagdating ng buwan ng Pebrero ay gagawing mas mahigpit ang quarantine protocol sa Cebu Province. Ay, ko hindi rin ba nagkulang ang mga otoridad para sabihin sa kanila at paulit-ulit na banggitin sa kanila ang mga health protocols? Ela, ang depensa ngayon ng mga otoridad doon at maging ng Department of Health, meron namang silang sapat na tao para paalalahanin ang publiko. Yun nga lang ay ang isa nga sa nakitang dahilan, yung social gathering nitong holiday season at may mga nag-uwian sa Cebu Province mula sa iba't ibang probinsya. Yun nga yung paggalaw o mobility din ng tao noong holiday season. At isa pa sa binabantayan rin nila ngayon, Ella, yun lang may international airport doon. Kaya posible nga raw na may UK variant, pero yun na ang sabi ng Department of Health, kailangan muna ng masusing investigasyon at makita nila yung dahilan kung totoo nga itong possibility na may UK variant sa Cebu Province. Alright, maraming salamat. Aiko Miguel live na nag-ulat mula sa Quezon City. Aprobado na ng Department of Health ang vaccination plan ng Manila Local Government Unit. Alamin natin ang detalye sa live report ni Asher Cadapan Jr. Asher, anong feedback ng Department of Health sa planong ito ng Manila LGU?
floor, vaccine na lang ang kulang at ilalarga na ang mass vaccination program ng Manila City Government para sa mga residente nito. Ito ang sinabi ng kawaninang Department of Health matapos ilatag ng lokal na pamahala ng vaccination plan nito sa pagbisita ng Coordinated Operations to Defeat Epidemic o CODE team ngayong araw. Pinayuhan ng DOH ang Manila LGU na magkaroon ng vaccination operation center at palakasin ang surveillance system para sa posibleng side effect pagkatapos ng pagbabakuna. Kinumpirma rin ni National Task Force Against COVID-19 o NTF Chief Implementer and Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na preparado na ang Manila City Government para sa mass vaccination program sa lungsod. Mula sa presentation ng lokal na pamahalaan ng Maynila, 1,000,000 doses ng COVID-19 vaccine ang binibili ng lungsod sa pamamagitan ng tripartite agreement sa pamahalaan at AstraZeneca na siyang inaasang unang makapagdadala ng bakuna sa bansa sa Pebrero. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, target nila na makapagbakuna ang nasa 700 hanggang 800 kada araw. Sa tatlong proseso ng vaccination program, mahigit 76,000 na ang nagparehistro batay sa huling tala ng LGU. Prioridad na mabakunahan ang mga healthcare worker, senior citizens, persons with disability at uniformed personnel. 18 ang vaccination sites at ito ay ang mga eskwelahan sa iba't ibang lugar sa Maynila at may nakantabay pang mga vaccination site na maaaring gamitin sakaling kailanganin ang na palawigin ang mass vaccination. Kasama rin sa pagbisita ng CODE team sa pagsisiguro ng kahandaan ng Manila City Government sa vaccination program nito sa lungsod ay si Food and Drug Administration Chief Undersecretary Eric Domingo at tinayak nito na sinisiguro ng ahensya na ligtas ang mga COVID-19 vaccines bago ito tuluyang ibakuna sa mga mamamayang Pilipino. Floor? Sir, nabanggit mo kanina dito sa report mo, bagamat aprobado na nga ng Department of Health itong pagbabakuna sa Maynila, eh parang meron kang nabanggit kanina na pinayuhan ng DOH itong local government unit ng Maynila na maglagay ng sinasabing parang monitoring na after vaccination eh doon dadalhin yung mga na injection na ng vaccine. Yes, Floor. Ito yung dahil nga bago pa yung gamot ay itong COVID-19 vaccines. Ito yung napuna nga ng Department of Health na bagaman mayroon silang surveillance system para dito nga sa mga adverse o side effects pagkatapos ng pagbabakuna ay tinayuan lang naman nila na palakasin nga itong surveillance system na ito para sa posibleng mga side effect. Baka dahil nga inaasahan na maaaring mayroong minor side effect pagkatapos ng pagbabakuna. Ito lang naman ay para masiguro na ligtas ang mga mamamayang Pilipino sakaling mabakunahan sila kung sakaling ang may side effect. Floor? So yung mga lugar na yan na kusan i-monitor yung mga vaccine ay ano yan? Kasama na rin doon sa 18 vaccination center. Yes, Floor. Yung bawat 18 vaccination sites ay mayroon itong mga nakatalagang mga ospital na malapit sa mga lugar kung saan dadalhin yung mga pasyente sakaling magkaroon nga ng side effect. Halos bawat 3 mga vaccination sites ay may nakatalagang isang ospital kung saan dadalhin ang posibleng magkaroon ng side effect ng mga pasyente. Floor. Thank you, Asher Kadapan Jr. Kinumpirma ng Malacanang na nais magbitiw sa pwesto bilang contact tracing czar ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kaugnay ito ng pagkakasangkot sa kontrobersyal na birthday party ng entertainment personality na si Team Yap sa Baguio City na kinakitaan ng paglabag sa health at safety protocols. Subalit ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi tinanggap ang offer nitong resignation dahil patuloy pa rin nagtitiwala ang pamunuan ng National Task Force Against COVID-19 sa alkalde. Ayon kay Magalong, nais niyang maituwid ang pagkakamali. At kung nanaisin man ng Department of the Interior and Local Government na magsagawa ng investigasyon kaugnay nito, ay handa siyang makipag-cooperate.
Naghahaina ng diplomatic protest si Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. laban sa China kaugnay ng bagong batas na nagpapahintulot sa Chinese Coast Guard na gumamit ng puwersa laban sa foreign vessels na dadaan sa South China Sea. Tiwala naman ng Malacanang na hindi makakaapekto ang hakbang na ito sa pagbili ng Pilipinas ng COVID-19 vaccine sa China. At para sa detalye, narito ang ulat ni Rosalie Cod. Welcome sa palasyo ang inihaing diplomatic protest ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. laban sa China kamakailan. Isa itong hakbang upang protektahan ang ating teritoryo, lalo na't inaangkin ng China ang West Philippine Sea. Ngunit may ilang nagpahayag ng pangamba na baka makaapekto ito sa COVID-19 vaccine procurement ng bansa. Ngunit ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, wala itong magiging epekto sa pagbili natin ng bakuna. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang pakikipag-negosasyon ng Pilipinas sa China para sa milyong-milyong doses ng vaccine supply. Wala pong epekto yan dahil ibang usapin naman ang bakuna. Ang bakuna po is actually a humanitarian act of the entire planet Earth in response to a humanitarian disaster. Gate din ng palace official, bagaman nananatili ang foreign policy ng bansa na friends to all, enemies to none, ipagtatanggol ng pamahalaan ng interes ng bansa at ng mga mamamayan. We welcome the diplomatic protest, of course, of the DFA, and this will prove that the Philippines is fully committed to the rule of law and will assert all its rights available under existing principles of international law to defend its interests. Rosalie Cod, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nangako ang Estados Unidos na itutuloy nito ang matibay na alyansa sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni US President Joe Biden. Nakahanda rin silang ang Estados Unidos na depensahan ang Pilipinas sa anumang pag-atake kabilang ang South China Sea bilang pagpapahalaga sa Mutual Defense Treaty. At mula sa Quezon City, my live report si Harlene Delgado. Harlene, ano ba talaga ang dapat naasahan ng Pilipinas pagdating sa seguridad sa ilalim ng administrasyong Biden? Floor, makakaasa nga ang Pilipinas na magiging maganda ang relasyon ng bansa sa service ulito sa ilalim ng pamumuno ni U.S. President Joe Biden. Isang tweet, sinabi ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na nakausap ng kahap si Foreign Affairs Secretary Ted Loxin. Ani, papatulong matibay na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa isang pahayag naman, sinabi ni U.S. Department of State spokesperson ang 1951 Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya naman nakahandaan na ang Estados Unidos na ipatupad ito sa anumang armadong pag-atake laban sa Pilipinas sa Pasipiko, kabilang na dyan ang South China Sea. Sa East Asian sa gitna ng kiit ng China. Secretary Loxin laban sa bagong batas China na nagpapahintong Chinese Guard na mapupunan ang mga na magagawi sa kanilang mga inaangking teritoryo. Samantala, naniwala naman si Senator Pansino Lacson na makatutulong ang pagpapahalaga ng Estados Unidos sa Mutual Defense Treaty sa pagbalanse ng sitwasyon sa South China Sea. Ayon sa senador na siyang chairperson ng Senate Committee on National Defense and Security, may tuturing anyang isang untapped weapon o natatagong sandata ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty. Umaasa si Lacson na hindi anya ito kailanganing gamitin ng Pilipinas, pero mas maiginaan ang pangalagaan ito sa ngayon. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat, Harlene Delgado. Walang naging pagbabago sa estado ng korupsyon sa Pilipinas batay sa pag-aaral ng Global Anti-Corruption Watchdog na Transparency International. Sa inilabas nitong 2020 Corruption Perceptions Index kahapon,
nasa pang 115 pwesto ang Pilipinas sa 180 bansa. Bumaba ito mula sa 113 position noong 2019. Sa sukatan na zero o highly corrupt hanggang 100 o very clean, nakakuha lamang ang Pilipinas ng score na 34. Ayon sa Transparency International, ang mga bansang may mataas na corruption level ay siya ring mga lumalabag sa rule of law at democratic institutions sa gitna ng COVID-19 pandemic. Tulad nila ng Pilipinas kung saan nakitaan ng paglabag sa mga karapatang pantao at pag-atake sa media freedom ang COVID-19 response ng pamahalaan. Bumalangkas na ang National Irrigation Administration ng mga dapat baguhin sa protocol sa pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam. Magsisimula na rin ang rehabilitasyon sa Cagayan River sa susunod na buwan. Mula sa Caloocan, may report si Ray Pelayo live. Ray, ano ba itong mga pagbabago dito sa protocol base sa panukala ng NIA? Floor, ilan sa mga planong baguhin ng NIA itong oras ng pag-activate ng warning station. Sinabi ni NIA Administrator Retired General Ricardo Visaya sa pagdinig ng House Committee on Agriculture na mula sa 6 na oras bago magpakawala ng tubig ang Magat Dam ay gagawin na nila itong 24 na oras kasabay na dito yung pagbibigay ng babala sa publiko sa pamamagitan ng mga text blast at iba pang paraan ng komunikasyon. Mas maaga na rin sa isang araw ang paunang pagpapakawala ng tubig sa mga dam bago dumating ang isang bagyo para hindi biglaan ang pagbababa nito sa komunidad. Babanggitin din kung gaano kataas ang posibleng maging pagbaha na maidudulot ng pagpapakawala ng tubig diyan sa mga dam sa maapektuhang komunidad sa ibaba. Pasasagutin na rin ang mga lokal na pamahalaan sa ibaba ng dam sa loob ng 3 oras na natanggap nila ang kaukulan babala mula sa mga otoridad. May mga reklamo po noon na hindi daw sila na-informahan, although the minister did their best in informing them, and we would like now that when they receive our warnings or any advices, we would like this to be acknowledged by them. Ang update na ito ng NIA ay pinag-uusapan matapos ang nangyaring malawakang pagbaha sa Cagayan at Isabela sa pagtama ng bagyong Ulysses sa bansa noong nakaraang taon. Pero bukod sa Magat Dam ay bumabalangkas na rin ang protocol ang NDRRMC na sa ilalim ng Office of Civil Defense. Ito ay para sa lahat ng dam sa buong bansa. Bubuuin nila ang Committee on Dam Safety para tingnan ang kakabuuan ng mga dam sa buong bansa. Umapila rin ang OCD na magpasa ng batas para sa Dam Safety Program ng Pilipinas kung saan may isang ahensya na tututok maging sa pagtatayo ng mga bagong dam. If we now have a good enabling environment for dams, we will now be able to attract more investment. Samantala, sa Pebrero 2 naman o sa susunod na linggo na ito ay uumpisahan na yung ng pamahalaan yung pag-aalis ng mga naipong buhangin at pagpapalawak ng Cagayan River. Isa ito sa itinuturong dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang pagbaha sa mga karating nitong lugar. Tinatayang gagastos ito ng nasa 2.3 billion pesos para sa rehabilitasyon mula ngayong taon hanggang sa 2025. Uumpisa na rin ang relokasyon ng mga maapektuhang pamilya gaya sa Tuigaraw City. We have to relocate the others. We are communicating with the National Housing Authority, but we are setting aside parts of our budget
for the relocation of those who will be affected and those who are perennially affected by the flooding. Lord, isa sa kinukonsulta ng pamahalan ngayon ay isang Pinoy na dam safety expert na si Engineer Roderick De La Cruz. Si De La Cruz ay tubong Hagunoy, Bulacan na ngayon ay nagtatrabaho sa California sa isang kumpanya na may hawak na mahigit sa 80 dam sa lugar. Lord? Okay. Ito bang ginawang pagbabago dito sa protocol ng NIA tungkol dito sa pagpapakawala ng tubig? Ito ba'y binasa nila doon sa mga naunan nilang natatanggap na reklamo? Exactly, Flor. Ano? Ang sinasabi ni General Visaya ay yung mga natanggap nilang complaint at yung nangyari mismo dyan sa may area ng Cagayan, ito yung nilapatan nila nitong adjustments ng protocol dyan sa pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam, Flor. So yung bali isang araw na parang ahead nilang i-announce, ito ba ay para makaiwas yung hindi lamang yung mga makaiwas yung mga tao na maapektuhan itong pagpapakawala ng tubig o makapaghanda? Yes, Flor, ang sinasabi ni General Visaya kung dati ay 3 days before ng landfall ng bagyo ay doon sila umpisang nagpapakawala ng tubig. Ngayon, mas maaga, gagawing 4 na araw bago yung landfall. Sa ganitong paraan, hindi bigla yung pagbaba ng tubig at hindi kung magkakaroon man ng pagbaha, hindi masyadong mataas at maagapan. Pero ikinukonsidera din dito, Flor, yung sinasabi nga ni Engineer De La Cruz, dapat ikonsidera ng pamahalaan na baka naman biglang lumihis yung bagyo. Eh, hindi naman tumama doon sa mismong area ng dam, magkakaproblema naman tayo sa tubig. Kaya kailangan talagang balansihin, Flor, itong gagawin nilang pagbabago sa protocol ng dam, Flor. Pero sa tingin ko, mas maganda na rin yung kahit na hindi matuloy na magbagyo o dumaan yung bagyo, mas maganda na rin siguro yung may babala. Dahil alam mo, Ray, itong panahon natin pabago-bago na, hindi na natin mabasa yan. Pero sa tingin ko, dapat na siguro kaagad ay ipatupad yan. Lalo na ngayon, di ba? Magsa-summer na, pero ulan pa rin ang ulan. Hindi natin mabasa ang takbo ng panahon. Yes, Flor. Sa ngayon kasi, meron tayong La Nina. Kaya kahit na papasok na tayo sa tag-araw, meron pa rin tayo naranasang mga pag-ulan. Good idea yung pinapasok ngayon ng NIA na merong adjustment talaga. Kung hindi man na agad namang ma-inform, at least ma-acknowledge ng LGU na talagang merong bababang tubig ganito sa kanilang lugar para hindi na rin lang ang accountability ay sa NIA kundi sa mga LGU na kung saan sila ang dapat na managot din dyan, Tor. Okay, maganda yung hakbang na yan ng NIA. Maraming salamat, Ray Pelayo. Magsisimula na ang manungkulan sa susunod na linggo si Lieutenant General Cirilito Sobejana bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Sa kanyang pag-upo sa pwesto, tututukan ni General Sobejana ang pagsugpo sa mga kalaban ng Estado para sa kapayapaan ng bansa. Ang detalye mula kay Leia Ilagan. Long and lasting peace. Ito ang nais na ibigay ni incoming Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Lieutenant General Cirilito Sobejana sa mamamayang Pilipino. Kaya naman, sa pag-upo niya sa susunod na linggo bilang 55 pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas, tututukan niya ang pagsugpo sa mga kalaban ng Estado. We have identified the enemies of the state which we are going to focus our actions without losing sight to the economic factor which is the more sustainable solution to the problem. Sinabi pa ni General Sobejana na bubuklo rin niya ang mga stakeholders para sa seguridad ng bansa. I am also looking forward for a better convergence among all stakeholders. At we should recognize that security is everybody's responsibility. Nagpasalamat din si Sobejana sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ni Pangulong Duterte. I'm very much thankful to our President for the trust and confidence on my capacity to lead the Armed Forces of the Philippines. Ikinatuwa naman ang buong puwersa ng AFP ang pagtatalaga ng Pangulo kay Sobejana.
sa inilabas na pahayag ni AFP spokesperson Major General Edgard Arevalo. Isang magaling na opisyal si Lieutenant General Subihana. Respetado din ito ng mga kapwa sundalo dahil sa kanyang maayos na track record. Ang mista ni Lieutenant General Subihana na si PNP Chief Police General De Bolsinas nagpahatid din ng pagbati sa heneral. Sinabi ni General Sinas na magsisilbing inspirasyon sa mga batang opisyal ng AFP at PNP ang galing sa pakikipaglaban ni Lieutenant General Subihana upang makamit ang katulad na parangal na Medal of Valor. Sinabi pa ni General Sinas na magkatulong nilang isusulong ang pagkakaroon ng kapayapaan sa bansa. Si Subihana ay naging commander ng Civil Military Operations Group ng Philippine Army. Pinamunuan din niya ang Joint Task Force Sulu at ang Western Mindanao Command bago naging Commanding General ng Philippine Army. Si Subihana ay mula sa PMA hinirang class of 1987 at may 6 na buwan pa sa serbisyo. Ang kanyang mandatory retirement age ay kasabay ng kanyang 56 na kaarawan sa Hulyo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis na sa puwesto ng Department of National Defense ang isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines dahil sa issue ng red tagging. Kaugnay ito ng listahan ng mga sumapi umano sa New People's Army at napatay sa military operations. Alamin natin ang detalye mula kay Leia Ilagan. Kinumpirma ni Defense Secretary Delvin Lorenzana na inalis na niya sa pwesto si AFP Deputy Chief of Staff for Intelligence Major General Alex Luna epektibo kahapon January 28. Dahil ito sa kumalat na listahan ng mga estudyante at alumni ng University of the Philippines na miyembro umano ng New People's Army at napatay sa military operations. Sa inilabas na pahayag ni Secretary Lorenzana, sinabi nito na sa opisina ng J2 o intelligence nang galing ang listahan at hindi katanggap-tanggap ang kapabayaan ng opisyal sa trabaho na nagdulot ng kalituhan sa publiko at pagkasira ng reputasyon. Dagdag ng kanihim, hindi niya mapapalampas ang insidente kaya't dapat na managot ang mga nasa likod nito. Noong isang linggo, nakapost sa Twitter account ng Armed Forces of the Philippines Information Exchange ang nasabing listahan. Ngunit inalis din ito matapos na umani ng batikos. Kinundi na ito ng ilan sa mga nasa listahan kagaya ni Attorney Rafael Aquino, ang alumni ng UP na miyembro ng Free Legal Assistance Group na napabilang sa listahan. Nauna na rin humingi ng paumanhin ang AFP sa pamamagitan ng FB post na ito sa Armed Forces of the Philippines Information Exchange page. Tinayak rin ang sandatahang lakas na nagsasagawa na sila ng investigasyon sa kung sino ang nagpost nito at tiyak na mananagot. Nakasaad din sa post na sinisiguro din ng AFP sa publiko na tinitingnan uli nila ang kanilang proseso upang hindi na ito maulit sa mga susunod na panahon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ng pamilya ng nasawing flight attendant Christine De Serra na isa ilalim sa DNA test ang organ samples na sinuri umano ng Philippine National Police at pinagbatayan ng medical legal report na sinubit nito sa korte. At mula sa Quezon City, may report si Dante Amento live. Dante, ano ang pinanghahawakang dahilan ng pamilya De Serra? Bakit kailangan isailalim sa DNA testing ang mga organ sample? Lord, gusto ng pamilya De Serra na sa pamamagitan nga ng DNA test ay masiguro na yung sinasabing organ samples na sinuri ng Philippine National Police Crime Laboratory ay tugma doon sa DNA na kinuha doon sa DNA ni Christine De Serra. Kung hindi ito magagawa dito sa Pilipinas ay posibleng sa labas ng bansa. Dahil batay umano floor sa unang autopsy report ni Dr. Michael Sarmiento ay wala itong binanggit na may naiwan o kinuhang organ samples mula sa biktima. Walang humingi ng pahintulot, partikular ang PNP sa pamilya De Serra
na kumuha ng sample sa katawan ni Christine. Pinukontesta kasi Flor o hindi kasi tinanggap ng kampo ni Dasera, lalo na ng kanyang ina na si Sharon, na walang homicide at rape na naganap sa pagkamatay ng kanyang anak. Samantala, bukod dito, tinututulan din nila na nagkaroon ng heart enlargement si Christine batay sa report ni Police Lieutenant Colonel Joseph Palmero, ang medical legal officer ng PNP. Ipinakita nila ang medical examination report ni Christine noong 2019 at 2020. Ayon pa sa ina si Christine, na si Sharon Dasera, walang sakit ang kanyang anak at tanging vitamins lang ang iniinom nito habang siya ay nagtatrabaho. Sa ngayon nga, Flor, ay nakikita natin na parang frustrated itong pamilya ni Dasera sa mga examination report na inilabas ng Philippine National Police at maging doon sa medical legal report nga na bago lang isinumite sa prosecutor's office ng Makati. At sa ngayon, ang batay sa ating batay sa pahayag ng kanilang abogado na si Attorney Rick Reyes, ang pag-asa nila ay itong NBI report bukod na ginagawa nilang examination sa katawan, autopsy particular sa katawan ni Christine bago pa ito nailibing noong January 10. Yan ang ating balita. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat, Dante Amendo. Napatay na mga tauhan ng Special Action Force ang sub-leader ng teroristang Abu Sayyaf Group sa Langwian, Tawi-Tawi. At mula sa Mandaluyong, may report si Leia Ilagan live. Leia, sino itong teroristang napatay at ano-ano ang mga krimen na kinasasangkutan nito? Ella, nakilala yan na si AFG sub-leader Alkam Ujaman Hajail alias Alkam dyan sa sityo Kawakawa Barangay Maraning o Maraning Langwian Tawi-Tawi. Magsisilbi kasi Ella ng warrant of arrest ang mga tauhan ng Special Action Force sa kasong kidnapping ng manlaban ito. At ayon nga dito kay PNP Sub-Director Police Major General Bernabe Balba, si Hajail ay tauhan ni ASG leader Hatib Hajan sa Wadjaan. Sinabi pa ni Balba na bukod sa kasong kidnapping, sangkot din itong si Hajail sa pagpatay sa limang miyembro ng Philippine Marines noong 2016 sa Buddato Sulu. Siya rin ang responsable sa paumugot kay Corporal Renhard Macan sa bakbakan naman sa Patikul Sulu noong 2018. Sinasabi Ella na itong si Hajail ay miyembro din ng grupong Lucky Nine, Ajang Ajang at UTG Gun for Hire at Kidnap for Ransom Group. Ella? Naya, curious lamang ako, no? Dahil kung halimbawa ang isang miyembro ng Special Action Force ay nakatugis o nakapatay ng isang miyembro ng teroristang Abu Sayyaf, sila ba ay nabibigyan ng award o tinataas ang kanilang ranggo? Nabibigyan sila ng mga pagkilala, Ella. Ito ay medalya lamang. Pero pinag-uusapan pa o meron silang board na nag-bubusisi o nagsasagawa ng assessment kung kaya karapat dapat silang taasan ng ranggo. Pero yung medalya, gaya ng medalya ng kagalingan, ay siguradong ibinibigay ito ng pamunuan ng PNP, Ella. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan, live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City. Sa kapapasok lang po na balita, inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang ipatutupad na quarantine classification para sa buwan ng Pebrero. General Community Quarantine ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Batangas Province, Tacloban City, Davao City, Davao del Norte, Lanao del Sur, Iligan City. Samantala, karamihang lugar naman ng bansa ay sa ilalim ng Modified General Community Quarantine o MGCQ. Samantala, hindi na rin palalawigi ng pamahalaan ang travel ban sa mga bansang mayroong kaso ng COVID-19 UK variant. 35 bansa at isang special administrative region ang kasama rito. Magtatapos ang travel ban sa January 31. Magbubukas na ang karamihan ng mga paaralan sa Thailand sa susunod na linggo. Narito ang report ni Paula Porta.
Nakapagtala ng pagbaba ng kaso ng coronavirus infections ang Thailand government sa bansa. Dahil dito, nagdesisyon ng pamahalaan na muling buksan ang mga paaralan, kabilang na ang mga nasa Bangkok simula sa darating na Lunes. Ayon kay Education Minister na Tapol Tipsuan, hindi naman kasama sa school opening ang Samosacon province na epicenter ng pinakahuling outbreak sa bansa. Kasunod ito ng ginawang pagluluwag ng quarantine restrictions sa Bangkok noong nakaraang linggo. Nagpaalala naman si Tapol na dapat istigtong sundin ang health measures sa lahat ng mga paaralan upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Limitado naman sa 25 mag-aaral bawat classroom ang mga paaralan sa Bangkok, Nuntaburi, Samutprakan, Nakhon Pathom at Pathumthani. Sa mga eskwelahan naman na hindi sapat ang espasyo sa mga silid-aralan, dapat pumasok ang mga estudyante ng alternate days. Paul Laporta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalawig ba ng 3 araw ang suspensyon sa travel bubble ng Australia sa New Zealand? Narito ang ulat ni Kat Dumaral. 2 bagong kaso ng South African coronavirus variant ang naitala sa quarantine hotel sa Auckland, New Zealand. Parehong nagtala ng 2 negative results ang mga ito habang nasa managed isolation at maaaring weak positives ayon kay epidemiologist Michael Baker. Kaya naman pinalawig pa ng pamahalaan ang suspensyon nito ng travel bubble sa Australia. Magtatapos na sana ang unang suspensyon sa travel bubble kahapon. Gayunman nagpasya na ang Australian Health Authorities na palawigin nito hanggang Linggo habang naghihintay ng impormasyon sa 2 bagong kaso. Pinayuhan din ang lahat ng galing sa New Zealand na dumating sa Australia simula noong Lunes na mag-isolate at magpa-test, lalo na sa mga nanuluyan sa nasabing hotel mula January 9 hanggang 14. Napag-alaman na 12 nag-isolate sa tinutukoy na hotel kasabay ng 3 positive cases ay nakarating na sa Australia bago ipatupad ang suspensyon ng travel bubble. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasama na sa mga itinitinda sa supermarket sa Victoria, Australia, ang kangaroo meat. At para sa detalye, narito ang report ni Early Briones. Sa kauna-unahang pagkakataon, magiging available ang Victorian kangaroo meat sa human consumption sa Australia. Ito ay upang mabawasan ang sobrang daming bilang ng kangaroo sa estado, magkaroon ng waste reduction at mapaigting ang economic opportunities. Samantala, ayon kay Joshua Williams, may-ari ng Meat on Mitchell na nagbebenta ng kangaroo products, malaki ang epekto sa sales ng kangaroo meat ang presyo nito at consumer hesitancy. Gayun naman, iginiit nito na madali lang lutuin ang kangaroo fillets. Dahil lean meat at walang taba, mabilis na pagprito ang pinakamabilisang paraan ng pagluluto nito. Mataas din ito sa protein, vitamin B at zinc, at ang iron content nito ay doble sa karni ng baka at triple naman kumpara sa manok at baboy. Kaunting kangaroo products lamang ang binibenta sa estado dahil may kamahalan, subalit naniniwala ito na kung galing na sa estado ang kangaroo meat, maaaring lumakas ang bentahan at bababa na ang presyo nito. Mahalaga naman ang mapanatiling manageable ang bilang ng mga kangaroo sa estado upang hindi maperwisyo ang mga may-ari ng lupa, gayon din ang pamayanan, ayon kay Minister for Agriculture Mary Ann Thomas. Early Briones, UNTV News and Rescue Australia, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahang makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito po ay isinasagawa Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi, oras po yan dito sa Pilipinas. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas po ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahing kinabibilangan. Sama-sama po tayong manalangin sa Diyos gabi-gabi. Mga kasambahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyo muling mapanood ang CNews, maaari nyo po ito muling balik official social media account.
i-like at i-follow lamang ang UN TV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UN TV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UN TV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At yan po mga balitang aming tinutukan at inaksyonan ngayong Biyernes ng tanghali. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!